Itong hawak ko po ay fairings ng Mio, Yamaha Mio. Ayan, yung pinakaharapan niya. So, ito po ay nagka-damage. Ayan, o. Oh. At meron pa po sa ilalim. So, ayan. Ito ay i-repaint lang yung portion lang na may tama. Ang magiging problema lang po dito ay hindi po original yung paint na ipang-re-retouch. Nagpa-timpla lang po sa paint center. Ito po, no? Ito po yung pinatimpla. So, hindi po tayo nakakasiguro kung magmamatch po yung color dito, kung hindi po magkakaroon ng variation. So, ang gagawin ko po muna dito ay bubugahan ko ng kapraso. Kung magiging kakulay, okay na po yan, anggi-anggi lang. Then, kasama pantay, pati tumuto sa ilalim. Then, pagkatuyo, kung pumantay na po yung kulay, pagkatuyo, bugahan ko na po ng top coat. Isasama ko na rin po itong sticker. Ayan, sasama ko na rin po yan, yung mga sticker na yan. Ayan, kabilaan. So, medyo maselang lang magbuga ng top coat sa sticker. Minsan kasi nagkakaroon ng wrinkles. Lilihain ko po muna ito ng 1000 grit. Pero kung hindi po makukuha yan sa liha, obligadong ispatan ko po ito ng masidya. Then, aanggihan ko ng primer. Pero bago po ang lahat, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. So, una ko pong gagawin ay lilihain ko po muna ito na 1,000 grit. Gagamit po tayo ng lihang 1,000 grit at dishwashing liquid. O ay re-retop coat lang. Hindi po natin dapat galusan ng kulay. Lilihain lang natin ng 1,000 grit yung top coat. Then, a-applyan ko na rin po ng top coat ulit. Alalay lang po yung pagliliha. Yung parang nakapatong lang po yung liha. Lalo po yung mga kanto, wag po natin na ibabara-bara ba yung pagliliha. Madali pong maputpud yung kanto. Baka humata, masugatan. Na-retouch ko na po yung tama. Hindi ko na lang po naipakita sa inyo, pero babanggitin ko po sa inyo kung paano po ang ginawa ko. Ito po kasi itong portion na to, at yung pong nasa ibabang yan ay malalalim po yung gasgas. So ang ginawa ko po dyan, disprayan ko muna ng urethane spray peeler. Pagka-spray po ng primer po yun, ha, yung urethane spray peeler, primer po yun. Then, pinatuyo ko po ng at least mga
1 hour. Oy, para sigurado po eh, hipuin niyo po kung hindi na po siya malambot. Dahil na-applyan po siya ng Masillang body peeler. Yung body peeler po na ginagamit, yung po yung 2 component din. May hardener po siyang inilalagay. Then, niliha ko po siya ng 400 muna. Then, 800. Then, binugahan ko po ulit siya ng spray peeler. So, yan. Niliha ko na po yan ng 1,000 grit. So, pantay na po siya. Ito rin po ay niliha ko na rin po ng 1,000 grit. Pero, so, ito po yung ginamit ko na primer. Ayan, oh. Urethane spray peeler. Primer po yan. Ano yan? Light gray. So, may gawa po niya na gold. Ito nga po pala yung catalyst niya. Speaking of catalyst, sa catalyst po, wag po tayo basta-basta maglalagay po ha. Iba po yung catalyst ng primer sa catalyst po ng base coat at top coat. Yung sa ansal urethane po kasi, iba po ang catalyst ng primer. Ayan po. Yung po catalyst ng primer. Ang kulay po nito ay color green na parang yung sa asete din masinilya. Ginagawa natin pang hilot sa mga bata. At ito namang para sa base coat at top coat, catalyst po ang nakalagay. Clear po siya, no? Crystal clear. So, ayan po. Hindi po natin pwedeng ilagay ito sa primer. At hindi naman po natin pwedeng ilagay ito sa base color at top coat. Kung tatanungin niyo po ba ako, ano ba magiging reaction, ay may hirap po sagutin yung katanungan na yan. No? Kasi ayoko pong itry. Pwede, may experience nyo, pero sayang kasi nga, may ratio po yan eh. Pag bumili po kayo ng 1 quart, let's say bumili po kayo ng 1 quart, ang kapartner po niyan ay isang ganito, pero ang laman lang po niyan ay kalahati, 1/4 quart. Let's say kung ito po ay 1 quart, ang laman-laman po nito ay tatlong 1/4 quart. Bawas po yan ng 1/4 quart. Yun po yung kabuuan nito pag isinali nyo. So, kaya hindi pwede po kayo na sabihin nyo mag-try and error kasi nga kukulangin. Sayang po, di ba? Kung isasali nyo po ito doon sa base color at base coat o top coat, eh sayang lang po yung top coat. Masayang din po yung catalyst nyo pang primer. Sa paglalagay naman po ng urethane thinner, sa urethane thinner, yung urethane thinner din ang gagamitin nyo, eto, na-try ko na po ito eh, kahit anong brand, no? Wag lang acrylic thinner. Pero syempre, ang i-advise ko pa rin po sa inyo ay gumamit na rin po kayo kung ano po yung brand na inyong gagamitin sa primer. O, wag na po primer. Ang primer po kasi pwede epoxy primer yan eh. Urethane primer, pwede rin po, no? Dito na lang po tayo sa base color at top coat. Kung ang ginamit na po natin na base color, ang brand niya ay Ansal. Ansal na rin po ang gamitin nating urethane thinner. Ganon din po sa top coat. Gumamit din po tayo ng Ansal urethane thinner. Ito po yung kulay na pinatimpla. Pearl violet. Dinala lang po yung pairings para tularan ng paint center. Sana po ay sakto yung kulay para hindi na po ako mag-tape pa ng sticker. Para anggihan ko na lang po yung tama. Then, pagka naging magkakulay, sasama ko na sa top coat yung sticker.
So ayan po, wala na siyang tama. Patay na po siya. Hindi na po kita yung gasgas niya o kahit yung masilya. So patutuyin lang natin ng ige kasi hindi pa siya ituntuyo, no. Para lilihain pa natin niya, yung mga maliliit, kung may nakikita kayo mga butik-butik na maliliit, lilihain pa po natin yan. Huwag po tayong patong ng patong. Kung may masasalat pa po tayong magaspang, ugaliin po nating lihain ito ng 1000 grit para pagka in-applyin po natin ulit to ng another coat ay makinis po siya. Huwag po tayong patong ng patong ng may magaspang. Ayan po, tapos na po akong mag base color. So magta-top coat na po tayo. Ang gagamitin ko pong top coat ay gold urethane calcio top coat. So ayan po, ito po, iba po ang ratio nito sa Ansal urethane top coat. Ang kahawik po ng ratio nito ay ang K92. Ang mixing ratio po nito ay 3-1-1. Ibig sabihin po ng 3-1-1, 3 parts po ng urethane calcio top coat, 1 part ng catalyst, at 1 part ng urethane thinner.
Mm-hmm.